Hanggang ngayon ay tahimik si Enchong Dee sa kasong cyber libel na formal nang isinampa laban sa kanya ni Dumper Party List Representative Claudine Bautista Lim. Maging ang management ng aktor ay tahimik at hindi rin nagbibigay ng anumang statement kaugnay sa nasabing kaso. Sa halip na sagutin ang nasabing kaso na isinampa sa kanya noong November 16, 2021 at naiulat ng Rappler noong December 28, 2021, sinalubong ng aktor ang bagong taon sa pamagitan ng isang dance video ng remix ng awiting Kilometro na ipinost nito sa kanyang Instagram account. Sa kanyang caption, sinabi nito ang mga katagang, "Hello 2022." Nag-ugat ang kasong isinampa ni Bautista Lim matapos na batikusin ito ni Enchong dahil sa napaka-lavish na kasal nito sa Balisen Island sa gitna ng pandemya. Sa kanyang deleted tweet na ipinost noong August 14, pinalabas ni Enchong na ginastos ni Bautista Lim ang pondo ng party list nito na Drivers United for Mass Progress and Equal Rights o Dumper Party List. Matapos ang ilang araw lamang ay nagsorry si Enchong kay Bautista Lim, ngunit itinuloy pa rin ng Congresswoman ang pagsasampa dito ng kasong. So, kabilang din, sinampahan ni Bautista Lim sina OG Diaz, Pokwang at Agot Isidro, ngunit sa resolusyon na inilabas ng korte, na-acquit ang tatlo sa nasabing kaso. Inamin na ni Gerald Anderson at Julia Barreto ang kanilang relasyon. Matapos magkaroon ng isang anak ay naghiwalay na rin si LJ Reyes at Tom. Malungkot na balita dahil hiwalay na rin sina Janine Gutierrez at River Cruz after 4 years of being... Tuluyan ang naghiwalay sina Mark Heras at Winwin Marquez matapos ang 2 taon. Huling-huli ng isang aktres ang kanyang dating mister na nakikipaghalikan sa isang lalaking foreigner. Hinabol ng itak ng isang aktor ang kabit ng kanyang misis. Nagulantang ang isang aktres matapos na makita niya na may 4 na paa ng parehong lalaki sa ilalim ng kumot sa kama ng condo unit ng kanyang boyfriend. Naibulsa ng Pinoy film na Latay o Battered Husband ang Gold Award sa second nagbigay watch. Ng karangalan sa bansa si John Arcilia matapos na mapanalunan nito ang Volpi Cup. Tuloy-tuloy sa paghahakot ng International Award ang pelikulang Dana Farbe o Your Colors sa English matapos na mapanalunan nito ang Best German Feature Film sa Berlin Film Festival. Back-to-back na parangal ang natanggap ng Pinoy animated film na Tela sa Toronto Indie Shorts at sa Reale Film Festival na gawa ng 23 anyos na si Zachary John Conlu.